Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito po kahapon ay pinagpatuloy po ang pandinig ng Senado tungkol po dito kay LB Vergara. Nako, ito po yung kasambahay na minaltrato ng kanyang mga walang hiyang amo dyan po sa Occidental Mindoro. At ito, papakita ko po sa inyo yung nangyari dyan sa Senado na kung saan, nagulat po eh. Nagulat si Senator Jinggoy Estrada maging yung ilang senators dahil na-discover nila kung gaano kawalang hiya talaga itong mga amo ni LB Vergara. At pansin ko lang sa lumalabas dito sa investigasyon sa Senado, mukhang mas naniniwala itong mga senators sa sinasabi nung mga witnesses kaysa dito kay Mr. and Mrs. Ruiz. Ito nga po yung amo ni LB Vergara. At kahapon nga rin ay hinamon ni Senator Rafi Tulfo na magpa-lie detector test itong mag-asawa. Nung una ayaw pa eh. Nung una ayaw pumayag, pero kinalaunan ay napapayag din ni Senator Rafi Tulfo na magpa-polygraph test itong mag-asawa. At doon din sa polygraph test, ito naman ating mga kababayan, mga netizen, nagsasabi na bakit kinakailangan pang i-polygraph test, hindi naman yan admissible sa korte. Parang sinasabi nila na sayang lang daw yung mga ginagastos ng ating mga kababayan kasi ginagastos nila dyan perang ng taong bayan eh. So bakit hindi na lang daw ito sampahan ng kaso at idiretso na sa korte para mabigyan ng hustisya kung sino man talaga ang naagrabyado at makulong yung mga may kagagawan ng sinasabing krimen na ito. So ito kasi si Vergara, si LB Vergara ay nabulag po. At base dyan sa napanood natin kahapon ay hindi naman talaga bulag itong si LB Vergara. Kumbaga ay nabulag lang ito dahil sa pananakit ng mag-asawang amo ng nasabing kasambahay. Kasi alam nyo, kung mapapakinggan niyo to, panoorin nyo mga kababayan. Talagang mangingilabot kayo eh dun sa pahayag ni LB Vergara kung paano siya saktan ng kanyang mga amo. At talagang hindi po basta-basta pananakit, matindi po ito. Hindi po tumitigil sa pananakit itong kanyang amo, lalong-lalo na yung babae, hanggat hindi siya nakikitaan na dumudugo na yung ilan sa mga parte ng katawan ni LB Vergara. So ito, panoorin po natin itong nangyari po dyan sa Senado. Kasi merong sinasabi si Mrs. Ruiz noong nakaraang hearing na kaya nabulag si LB ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Ms. Ruiz na di umano'y nambugbog kay LB? Opo. Anong opo? Ikaw ba nambugbog kay LB? Hindi po. Okay, siguraduhin mo. Kasi yung tanong ni Senator Estrada. Isa-isa ikaw lang yung tanong. Ha? Sinasabi ni Mrs. Ruiz, kaya daw nabulag si LB, manang LB, ay dahil ginulpe ng mga kasamahan nyo rin sa trabaho. Mm. Kasama ka ba doon? Ikaw ba yon? Ang gulpe? Hindi po. Sino nang gulpe? Ipran po. Yung tinuro mo kanina? Opo. Siya lang ang gulpe. Wala ka na, wala naman iba, wala kang ibang kasamahan na nang gulpe? Wala po. Kay LV? Ha? Wala po. Ang sinasabi din niya, so, ibig sabihin, nagsisinungaling si Ginang Franz sa lahat ng mga sinasabi niya, sa lahat ng mga ipinahayag na noong nakaraang pandinig. Opo. Nagsisinungaling siya. Kasi ang sabi ni Ginang Franz na may gusto, may nag-away kayo, ikaw, tsaka si, hindi ko alam kung ikaw, tsaka si Manang LV, dahil may gusto ka kay LV. Wala po. Ha? Yun ang sinabi niyang, yun ang ipinahayag niya noong nakaraang pandinig. Wala naman po eh. Hindi, kahit kailan hindi kayo nag-away.
Wala po, hindi kami nag-away po. Kahit kailan? Aling LV? Kahit kailan, hindi ba ho kayo nag-away ni Dodong? O ni JM? Hindi, hindi po. Kahit kailan? Apo. May gusto ko ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawak kasinungalingan. Totoo ba yun? Apo, totoo po. Hindi po totoo. Gumagawa lang siya ng istorya na si Jay, na si Dodong ang nanakit sa'yo? Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ate Franz po talaga ang nananakit. Siya lang? Apo. Yung asawa? Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa'yo ng paglasing yung lalaking amo mo? Naninipa po. Sa kanisipa, anong parte ng katawan? Buong katawan ko po. Pati muka? Apo. Pati muka, sinisipa ka? Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa muka? Nung lalaki? Apo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya? Apo. Gano'ng kalakas ang suntok? Malakas po. Kasi lakas ang suntok ni Manny Pacquiao? Apo. Ha? Opo. Eh, matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag nakainom? Pag may gusto lang po niya. Pag gustong uminom. Pag gustong uminom, gano'ng kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kang minamaltrato, sinusuntok, kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi. Pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo? Opo. So sa buong, sinusuntok ka sa muka? Opo, buong katawan ko nga po. Buong katawan? Opo. Okay, si Aling LV, anong ginagamit ng instrumento sa inyo? Nino po. Yung si Franz, yung babae? Kamay lang po. Walang instrumento ginagamit? Wala po. Eh yung, nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Lublub. Franz po yun. Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako sa bawl. Tapos? Tapos po eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo ninyo? Opo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na tayo, tama na. Hmm. Ano? Tuloy pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin? Opo. Ilang minuto kang ginaganong sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari? Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR, gano'ng katagal? Kung sinusubsob yung mukha mo o inuntog yung ulo mo sa dingding? Yung pong subsob sa bowl, parang limang minuto po. Yung pag-untog sa dingding? Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na, LB, maligo ka na. Ganon ka walang hiya, ha? Ha? Walang awat, walang puso. Opo. Kung totoo man ang sinasabi niyo. Opo, totoo po. Okay. Estrada, if I may interject. Nung sinusunto ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Walang sing-sing. Can we ask Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Opo. Salamat. Alright, so yan, mga kababayan. Grabe, grabe po itong narinig natin mula kay LB Vergara. Grabe po yung pananakit na inabot niya dito sa kanyang mga amo. At hindi po ito gawain ng isang taong may tamang pag-iisip. Pero mo, sasaktan ka. Ang gagawin sa'yo, ilulublob yung mukha mo sa bowl, sa inidoro. Patapos iahampas yung ulo mo sa pader. Hindi titigil hanggat hindi dumudugo ulo mo. So grabe, grabe ka sa dista itong mga amo ni LB Vergara. Kaya sana tapusin na ito, yung hearing niya sa Senado at sampahan na ng kaso. Idiretso na yan sa korte para magkaalaman na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. At kung sino man yung talaga nagkasala, magdusa dyan sa kulungan. At yun lang po muna, mga kababayan. Mamaya-maya po, meron po tayong babahagi sa inyong video ulit na nanggaling dyan po sa Senado.
Ito naman ay tungkol kay alias Dodong. Si alias Dodong po itong witness na pinagbanta ang patayin. Buti na lang ito ay mabilis tumakbo at nagtatakbo dun sa palayan. At siya po yung ano, yung witness na nakakita at nagpahayag na talagang sinasaktan ng mag-asawang Ruiz itong si LB Vergara. So abangan po natin 'yan sa susunod nating video.